Guys, after mga 10 minutes, bumalik tayo, wala pa din. And then, naglakas loob na kami magtanong, nagluluto pa daw, naubusan. At 8:30, naubusan ng pagkain. So, ayan ha. Actual nyo yung nakikita, guys, ha. 8:30, pagpasok namin, ang daming tao. Alam nyo yung nagmukha ka nga anga-anga. Hindi mo alam kung saan ka uupo, wala nag-a-assist sa'yo. Kailan kaya marirealize ng La Carmela de Boracay na ang dami nilang guests, na sa sobrang dami nilang guests, hindi na nila napapagserban ng maayos. So, yung customer service kasi yung kulang. Or should I say, kailan kaya natin, mga guests, marirealize na hindi talaga maganda yung customer service dito sa La Carmela de Boracay. Hello everyone! Sa pagpapatuloy po ng ating Boracay series, we are back here at La Carmela de Boracay. So, kung naaalala ninyo, na-review na natin to last year, pero ang dami nagsasabi baka mali daw yung review ko kasi nakapag-stay naman daw sila ng maayos dito. Meron din namang nag-agree sa akin. So, bibigyan natin siya ng second chance. So, bumalik tayo dito para may pakita natin kung ano nga ba yung magiging experience natin. Today is November 9, 2023. Para rin alam nyo kung nakabook na kayo dito by December. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, magsubscribe po muna kayo at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Good morning everyone! And we're still in Boracay nga. So sabay na tayo. Bayan Garden. So meaning another hotel na naman tayo na iro-room tour. This time babalik tayo ng La Carmela de Boracay. Andito na tayo sa may White Beach. So ito yung Henan Regency, oh. So imagine from Henan Garden, wala pang 5 minutes nandito na kagad kayo sa may beachfront. So papunta na tayo ngayon sa may La Carmela de Boracay, dito na tayo dadaan. So, yun na nga, kung naalala nyo last time, medyo hindi maganda yung mga naging comments natin sa La Carmela de Boracay. Una kasi yung room ko, solo nga lang pala ako noon, nasa may attic room kasi ko noon. Actually, yung dami kong hindi sinabi. Una kasi, medyo luma na siya. Pangalawa, sobrang hina nung signal, as in hindi ako makapag-wifi. Tapos alam nyo, medyo maamoy yung ano niya, yung toilet niya. So, this time, balik tayo. Nasa may standard room naman tayo, which is 2,200 pesos a night kasama na yung breakfast. So tignan natin kung maiiba, kasi syempre iba yung room natin ngayon. So depende, kasi alam niyo naman syempre dapat honest tayo para kapag nag-book din kayo, at least alam niyo na kagad yung i-expect ninyo. Pero grabe guys, ang ganda ng Boracay. 12 noon yan guys ha. So titignan natin kung papayagan tayong mag-check-in nang maaga. Pero yun nga pala yun ha, last time, maaga akong pinayagang mag-check-in. Pero nagka-problema rin naman sa check-out. Kasi kailangan ng ano, parang gate pass. Pinaghintay ako ng 1 hour for the gate pass. Ganun siya. Guys, nandito na tayo sa may La Carmela de Boracay. So hindi na tayo lalabas mamaya para i-tour kayo ha, dito sa may beachfront. Alam nyo na yan, ng La Carmela de Boracay, nasa may beachfront. So ayan. So ito yung beachfront ng La Carmela de Boracay. Katanghali ang tapat. Pero look, grabe, ang ganda, no? Ang ganda ng La Carmela de Boracay. Pero yun nga, pagdating mamaya ng sunset, isa to sa mga pinakamata. Dito yung kanilang breakfast buffet. Dito rin nagsiserve din sila ng lunch buffet. Hello po! Nagsiserve din sila ng dinner buffet. So ayan. So para mamaya, hindi na namin sa inyo ipapakita. Akit na kagad tayo dito sa may pool area nila. Paso yung abis. Salamat! So, kaya tayo sa may pool para mamaya hindi ko na sa inyo ipapakita. Tamad mag-vlog, eh, no? So, guys, ito yung kanilang pool area. Ayan. So, para mamaya, hindi na tayo rito pupunta kasi baka mainit. Ayan, oh. May pa-bridge din sila dito, guys. So, ayan. And then, itong pool area nila, katapat na katapat lang din siya ng beach. So, beachfront na beachfront din siya. And then, meron pa silang another pool doon naman sa may East Wing yata. So, ipapakita din natin yun. So, ito yung kanilang pinaka-front desk. So, dalawa yung front desk nila. Pwede dito. And then, pwede doon sa may East Wing. Kaya lang, medyo mas matao doon. So, ito na, mga nag-check out na sila. So, ayun nga, kailangan pa si rito ng gate pass. Kaya minsan, doon nagtatagal. So, this time, tignan natin kung ganun pa rin. Kung may gate pass pa din. And then, tignan natin kung makakapag-check-in tayo ng mas maaga.
Kasi minsan kapag available naman, pumapayag naman. We are so lucky na payagan tayong mag-early check-in. Wala pang 12:30, pinayagan na tayong mag-check-in. And ang room nga pala natin ay standard room. So yung standard room, nandito siya sa may main building. So let's see. O nga pala guys, ha, paalala lang namin sa inyo na ang check-out nga pala dito sa Mila Carmela de Boracay ay 11 a.m. Yes, ganun siyang kaaga. Not the usual na 12 noon. Plus, ngayon daw, started nung July 2023, meron na nga palang deposit, guys. Yes, so 2,000 pesos. So, para na rin siyang sa may Henan. 2,000 pesos siya. Which is makukuha nyo naman kapag ka-checkout nyo. Nung una ko kasing check-in dito, last year wala pa. So, ito na yung ating room. Our standard room. So guys, this is it. Nandito na tayo sa ating room. Again, this is standard room, which is 2,200 pesos per night. And then, ito na yung room natin. To be honest, pagpasok pa lang, medyo mas maliit to dun sa may last room ko. Pero mas maganda to, mas maaliwalas. Kasi yung last ko nga, parang nga kasi kung inilagay sa gilid eh, kasi nga ate. So simulan agad natin dito. So meron sila ritong papichil. Kasi ganun din, katulad din sa may Henan, meron na rin ditong mga water dispenser sa may labas. And then, may safety deposit box. Ayun nga lang, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Yung La Carmela de Boracay kasi medyo luma na talaga. So ayan, makikita nyo meron yung mga kalawang na. So yun. So kung hindi naman sa inyo issue yun, pag-i-stay na naman, dead man ha. Ito yung kanilang fridge. Ayan. And then, ito yun guys. Twin beds yung ibinigay sa atin. Actually, sa standard room naman, twin beds naman talaga. So, ito siya. So, medyo malaki siya for a single bed, ha? So, hindi ito single bed. So, dalawa siya. So, magkaiwalay kami ngayon ni Enzo. O nga pala, may TV here. And then, may mga hangers dito. So, hindi namin alam na yun. So, kung paano kami magpapalitan. Kasi medyo maliit lang talaga. Ito na yung kanilang toilet. Mas maganda to kaysa doon. Panoorin nyo, balikan nyo yung video na ginawa ko last time. Malalaman yung mas maganda to. Guys, yung last time na video namin, yung doon sa may attic room, Diyos ko guys, ano na, parang bubunggo na yung ulo ko. Eto hindi guys, mas maganda siya, mas modern. So eto yan, meron dito mirror, of course. Ayan guys, so tignan yung tubig. May sink. Pero tingnan yung tubig guys, kung gano'ng kahina. O ayan ha, actual to ha. And then, meron ditong toilet. Ay, mas maganda din yung toilet dito. May flush. May bidet. So last time kasi, yung toilet, kung naaalala nyo din, nahihirapan ako. Kasi kapag pinlush ko siyang gano'n, hindi na siya bumabalik. Kailangan ko pa siya iangat. And then, tingnan natin yung bidet. Kung malakas. Ay! Buti pa yung bidet malakas. O, oh, di ba? So, ayan. And then, meron ding hot and cold shower. So, perfect. So, maganda to. Mas maganda to kahit yung toilet. As in. So, and eto yun. Hindi ko alam eh. Kasi nung tinignan ko, hindi ko naman talaga alam. Hindi ako nag-expect. Akala ko nga walang window kapag ka, ano to, standard room. So, ito may window. And then, nakakaloka, meron palang balcony. So, ito yung balcony niya, guys. Oh, may pa-balcony. Although, ang view naman natin dito, yung ano, pathway. Pathway ba tawag? Yung daanan din naman ng La Carmela de Boracay. Papunta ng beachfront. So, in fairness, maganda siya. And then, ayun nga, may balcony. So, unlike last time, just ko sinasabi ko na nga sa inyo, panoorin nyo yung last ko na video. Para talaga ako si Princess Hara. So tara, pasok na ulit tayo. Ganda magkape rito, guys. And malamig. Oo, siguro nga mas bago yung mga rooms ngayon. Hindi ko alam kung appealing ko. Hindi naman ako sa nag-aano. Ayan o guys, so bagong pintura. Feeling ko bagong renovate. Hindi ko alam. As in, pati yung mga ganito, parang mga bago. Ang tawag dito? Leather. Bed churba. Ano yung tawag doon? Bedframe? Oh, basta yun, bedframe. Ayan o, medyo bago siya. And then kahit nga yung fridge, bago eh. So ayun yung maganda dito sa may room na to. Unlike nga doon sa may una nating room. So ito, so far, so good. Malamig din. So okay na okay yun. Titignan naman natin ngayon yung wifi. Guys, ito na, check na natin yung wifi.
hindi ko kasi maintindihan kung ito yung pinaka ano niya. Ano nga tawag dyan? Modem or router. Ayun yata. So tingnan natin kung mabilis yung wifi. Nasa YouTube tayo. Oh, in fairness guys! Mabilis ngayon yung wifi. Ayan, skip ads na natin para mabilis. Oh. Mukha namang mabilis yung wifi guys. So ayan. So mabilis yung wifi, nakakapanood, pero hindi namin alam kung makakapag-upload kami. So anyways, ayan. So ayan yung number one improvement, yung wifi. And then yung room nga, talaga sa room talaga, grabe. Mas gusto ko tong room na to kasi mas maaliwalas, tapos mas mabango. And then yun nga, mas bago ng kaunti. So baka nga nirenovate nga siya. So ayan ha, ilang pa lang yan sa mga napansin natin na nagbago. And then, bukas, syempre, titignan uli natin yung breakfast. Actually, sa may breakfast naman, hindi naman ako na masyadong particular kasi nga, free naman yun. Imagine niyo, etong room na to, 2,200 pesos lang, tapos may breakfast na for two. So, ang advantage pa nga pala, kapag dito kayo sa Mila Carmela, nag-check-in, kasi meron silang mga in-house na, for example, na massage. So, mas mura dito. Kapag sa labas kayo nagpa-massage, ano yun, 500, minsan 600. So, dito, 350 lang. And then, room service pa yon. So, idadial nyo lang yung number ng reception para makapagpa-reserve kayo. So, ganun siya. And then, pati sa may mga buffet, meron kayong mga discounts. So, for example, yung buffet lunch, sa pagkasalabas, kapag hindi kayo in-house guest, 295. Dito, 280 lang. So, ayan ha! Pinupuri ko ngayon ng La Carmela. Ganun naman kasi talaga. Kapag may maganda, puriin natin para mas lalong galingan or ayusin. Kapag medyo merong hindi maganda, sabihin natin para mabago or, you know, mag-improve ng kaunti. And at the end of the day, magbe-benefit naman yan kayo. Yung mga susunod na batch na mag-i-stay. Kasi, diba, babaguhin nila yun. So, ayan. So, ngayon, labas tayo doon sa may kabila, doon sa may east wing. Papakita naman namin sa inyo yung pool area. So, tama yung mga ganitong oras para makita nyo kaagad kung may tao or maraming tao or wala. Guys, palabas na tayo. So, ito yung pinaka-main building. And then, tatawid lang tayo. Papunta naman tayo ng west wing. West wing pala. East wing ako ng east wing. So, ayun na yun. Basta pagtawid nyo dito, yun na yun. So, ayun, makikita nyo naman kaagad doon. La Carmela de Boracay. And then, ito. Papunta na ito ng beachfront, guys. Tapos, ito. Ito yung sa may Station X. Yung, ano nga hotel yung sa Station X? Nakalimutan ko naman. U Hotel. Ito, mas malaki yung ano dito, reception area. Ayan. Kaya alam, mas maraming nag-check-in dyan. O, oh, ayan na guys, ito na yung sinasabi ko. Ito yung pool area nila dito. Ang problema, under renovation. So, anong gagawin natin? Char. So, ayan o. Oh. And mukhang matatagalan pa to guys. Ayan. So, imagine ninyo guys. Ganong karami yung guest dito. And then, lahat magsisiksikan kayo dun sa may pool, dun sa may beachfront. So, di ba? So, ngayon naiintindihan nyo na ba ako, guys? Charot. So, ayan. Oh, wala. Sarado siya. So, ginagawa. So, guys, mag-aalauna na. Bumalik tayo. Para lang ipakita namin sa inyo. Ayan, oh. Ganyang karami yung nagbo-buffet lunch dito. Hello po. Ayan. So, ganyang karami yung nagbo-buffet lunch dito. Ayan. So, hello po. Ang dami pagkain ni Kuya. Sulit, Kuya. Oh, sulit daw. So, okay, tuloy tayo. Ayan, oh. 1 p.m. Eto. So, mga ganitong oras, konti pa yung naliligo. Pero pagdating nga yan ng mga sunset, especially sunset, grabe yan, mapupuno talaga yan. Ayan, guys. So, look. Ganda, no? Kaya nga lang, ayun nga. Sa totoo lang, guys, maliit talaga siya para sa ganitong karaming guests. So, napakita na namin sa inyo yung room, naipakita na namin sa inyo yung amenities nila, and then bukas naman, ipapakita naman namin sa inyo yung kanilang breakfast. Grabe yung tanong ako, hanggang kailan yung renovation ng pool? 6 months daw. O, 6 months pa yung pool. Tapos nga pala, yung pool pa pala dito, hanggang 8 p.m. lang siya, guys. So, ganun siya. So, napaka-limited lang nung time niya. So, magkita kita tayo bukas para sa my buffet breakfast! Magandang umaga po sa inyong lahat! Apaka-formal! So, eto na! Magbe-breakfast na tayo dito sa Mila Carmela de Boracay. Punong-puno, guys! Jam-pack! Meron din sa may loob and then meron din dito sa may labas. So, sana makahanap tayo ng pwesto natin.
And in fairness, ha, kita ba sa may mata ko namumugto pa? So kung yung room yung pag-uusapan kung komportable siya, yes, kasi nakatulog kami ng mahimbing. So ngayon, eto na yun. Kung saan tayo uupo ngayon, maghahanap muna tayo ng table. So eto na guys. So syempre, papakita namin sa inyo kung ano yung kanilang... Hi, good morning po. Kung ano yung food nila for breakfast. Thank you. Ito yung isang problema talaga sa Mela Carmela de Boracay. Kasi, ang laki kasi ng La Carmela de Boracay, guys. Ang daming guest. Actually, lagi nga silang fully booked. Kaya ito yung magiging problema nyo. Lagi kayong mauubusan ng table. Or baka kami lang kasi nga, 8:30 na. So, siguro kapag ka mas maaga, mas konti pa yung kumakain. Eh kasi kami, ganitong oras kami nag-breakfast. Para hanggang 10 a.m. Para hindi na kami magla-lunch. Super tipid. So, hanap lang tayo ng mga upuan natin. At saka tayo kumuha ng pagkain. Kasi alam nga namang may pagkain na tayo. Tapos wala naman para tayong malalapagan. Guys, ito na yung food nila. So, meron ditong corn and egg soup. May plain congee din. May kimchi. May bread. Ayan. At ito yung mga bread nila. And then, meron dito sunny side up egg. So guys, hindi rito pwede magpaluto. As in, kung ano yung nakalagay dito, yun na yun. Wala sila rito egg steak. Ayan. And then, ang tawag sa kanila ay parang ano siya. Ano tawag dito? Ano tawag yung tayo yung magsasundok? Assisted buffet. Ganon. Sila yung magsasundok ng pagkain natin. Or sa iba, tawag doon managed buffet. Pero pwede ka naman magpadagdag kapag kakunti-ano ka. So ito, meron silang pansit, meron din silang bangus, tapos may beef hotdog. Diba may beef hotdog? Tapos meron sila ditong walang laman. Charot. Ayun, tutay, ba't walang laman? Oh, magre-refill. Hintayin natin. Chicken, sweet and sour. So hintayin natin kasi hindi ako magbabangus. At ito pa, wala uling laman. Ano naman to? Ano ito, sir? Ito, ground beef. So, giniling na beef na wala ding laman. Hihintayin uli natin. Nagre-refill pa. Tapos, meron sila itong fresh watermelon. May coffee. After mga 10 minutes, bumalik tayo. Wala pa din. And then, naglakas loob na kami magtanong. Nagluluto pa daw. Naubusan. At 8:30, naubusan ng pagkain. So, ayan ha. Actual nyo yung nakikita, guys, ha. Binigyan natin ng second chance ang La Carmela de Boracay. Pero wali. Ganun talaga. Kasi nga siguro sa dami kasi nilang guest, hindi na nila na ma-manage. Imagine, 8:30 pa lang, nauubusan sila ng breakfast. Nagluluto pa lang daw. Yun yung term. So, wala. Hindi na natin siya maihintay. So, yun siya. So, kung yung room naman, okay naman yung room. Komportable naman. Ang problema nga kasi sa sobrang dami ng guest, parang yung customer service yung nagsisacrifice. Ayun, katulad nga niyan, di ba? Ang haba pa ng pila, ang dami pang kakain, tapos nauubusan ng food. Tapos, yun nga, sa dami din ng guest, talaga mag-aagawan kayo ng ano, ng mesa. So, ganun siya. Unlike sa may iba kasing restaurant, I mean, sa may ibang hotel, kapag ka-breakfast, i-assist ka kung saan ka uupo, ganyan. Hindi kayong parang magmumukhang tanga na nakatayo pa. Tapos ikaw yung maghihintay mismo ng table mo. Kung sino yung tatayo, doon ka pupunta, parang ganun. So, ayan lang. Guys, tapos na tayo mag-breakfast. And it's 9:30 a.m. Nandito tayo sa may tapat ng Henan tuloy, ng La Carmela, ano ba yan? Hanggang ngayon, Henan pa rin nasa isip ko. So look guys, at 9:30, ang dami ng tao. Oh. Ang ganda ng panahon ngayon, hindi maaraw, tapos hindi rin naman maulan. Pero yun nga, minsan pa iba. So guys, of course, sisimulan na natin yung pag-review sa may La Carmela de Boracay. So guys, so gumawa ako ng mga notes. So ayan, ginawa ko yung aking assignment. Hindi kasi pangalawa na natin to. So syempre, gusto ko yung ibibigay ko talaga sa inyong review. Yung talagang detailed na kasi nga, di ba, last time, parang ang totoo, nagpigil pa ako doon kasi ang dami kong mga negative sana na na-experience that time. Na hindi ko na sinabi kasi nga iniisip ko baka ako lang, baka yung iba hindi naman. So, simulan natin. Una, yung location ng La Carmela de Boracay, maganda siya. Very strategic yung location niya, malapit sa D-Mall, tapos nasa may pagitan siya ng Station 2 and Station 3, tapos konting lakad lang, nasa may main road ka na, tapos
beachfront pa. So location, 10 out of 10 siya. Maganda yung location niya. Now, pagdating sa may room, yung room nga pala namin ay standard room, which is 2,200 pesos a night. So, sabihin ko rin yung room number namin, ha? Room namin is 209. Kasi baka mamaya, eto yung review ko sa room namin. Tapos, iba naman pala sa may magiging room ninyo. So, sa 209, yung wifi, malakas yung wifi. Nakakapag-YouTube kami, pero hindi ako nakakapag-upload. So, okay lang naman, hindi naman lahat nag-upload ng videos. I mean, ng videos sa YouTube. Pero nakakapag-YouTube, nakakapag-Facebook lahat. So, maganda naman pagdating siya. Pagdating sa may pool, so yun lang yung medyo disappointing din pagdating sa may amenities dito sa may La Carmela de Boracay. Kasi ang dami talagang guests ng La Carmela de Boracay. Tapos dalawa lang yung pool nila. Yung isa, nire-renovate pa. Tapos 6 months pa daw. Ito, kung nakikita nyo yung pool nila, hindi lang masyadong kita kasi puro bata yung mga naliligo. Puno lagi siya, guys. Ang dami lagi naliligo. So, hindi niya ma-accommodate lahat ng mga guests. So, kung hindi issue sa inyo yun, go lang din. Tapos, yun nga pala, nagpo-provide naman sila ng beach towel, but you have to pay 50 pesos. Hindi siya free, guys. So, yun lang yung hindi maganda pagdating sa amenities nila. Ano pa ba? So, eto na! Eto na yung breakfast. Actually, guys, okay na sana. Okay na yung room namin. Kasi nga, mas maganda yung room namin ngayon kaysa nung last time. Pagdating talaga sa breakfast, sinabi ko sa inyo, I'm not particular. Kasi nga, 2,200 lang. Ako, mas matatanggap ko halimbawa na sinabi kapag ang breakfast, set meal lang, top silog lang, or hot silog lang yan. At least, pag gising ko kinabukasan, alam ko yung i-expect ko. So, ang problema kasi dito sa May La Carmela de Boracay, lagi nilang minamarket na buffet breakfast sila. Tapos, tumatanggap pa sila ng mga walk-in. So, kung nakita nyo kanina, 8:30, pagpasok namin, ang daming tao. Alam niyo, nagmukha ka nga anga-anga. Hindi mo alam kung saan ka uupo, wala nag-a-assist. Unlike sa iba, na pagpasok mo pa lang dun sa may pinaka-restaurant, i-assist ka kagad kung saan ka uupo. Pangalawa, pagdating sa food, nakita nyo naman yung food. Ang konti na nga nung choices, tapos, hindi pa sila nagre-refill. Ako lang ha, pakiramdam ko sinasadya nilang hindi na mag-refill para kung kumain ka na wala na yun lang yung yung available. Eh di yun na yun, tapos na yun. 'Di ba? Kasi ang konti na nga lang ng main dish nila, yun na nga lang ground na beef, giniling na beef, tapos at saka yun na nga lang chicken. Tapos hindi pa rin siya nare-refillan. So kung nakikita niyo lang, ang dami nang nagrereklamo. So, dumating naman yung chicken. Pero ayun nga, pagdating ng chicken, ang konti lang din. Tapos pumila ulit lahat. So, alam niyo yung pakiramdam na para ka nang hihingi ng pagkain. Tapos, di ba nga, managed buffet sila. So, ikaw pa yung padagdag po. Ako, pakiramdam ko, ginawa nila yon para mas matipid nila. Hindi sa papabore sa guest na para hindi tayo mapagod magsandok. No, sa tingin ko, para mas matipid nila. So, again, yung breakfast, bonus na lang naman yun. Pero syempre, kung mas makakapag-serve ng maayos sa customer, mas okay. Kasi nga, sa breakfast nagsisimula yung experience, guys. Diba? Umaga pa lang, kapag nag-breakfast ka, tapos hindi maganda yung nag-experience mo, masisira na talaga yung araw mo. So again, I'm not particular with the breakfast. Depende kung anong hotel yan. Mag-expect ako more kapag kamahal yung binayaran ko. Dito naman sa May La Carmela, mura lang naman. So, ang nakakaano nga lang dun, yung you have to wait pa. Yun yung medyo disappointing. Kasi ngayon nga, para kang naghihintay, para kang nanghihingi ng pagkain. Unlike pag sinabing set meal, mas gusto ko pa yun. O ito yung pagkain mo, tapos wala ka nanghihintay. So all in all, kamusta ba experience namin dito sa May La Carmela de Boracay? Ako, sa totoo lang, nagbigay lang ako ng benefit of the doubt. Kasi nga, gusto ko pa rin ipakita sa inyo na mura dito, maganda sana mag-stay, ganyan, blah, blah, blah. So kaya ulit ako nag-stay or kami dito nag-stay. Para nga lang, kumbaga, bigyan niya siya ng second chance kasi yung first ko nga, hindi maganda yung naging experience ko. Pero now, sa totoo lang, mas naging pangit pa yung experience ko na. Hindi naman ngayon sa room, iba naman ngayon sa may breakfast. Eh, ang nakakaloka kasi dun, ako lang ba nakaka-experience dun? The fact na na-experience ko siya ng paulit-ulit, ibig sabihin, di ba, as in nangyayari talaga siya, hindi nga lang lahat nagsasalita. Katulad nga ng sinabi namin sa inyo, ang dami nagre-reklamo, hindi lang lahat nagbablog. So, paano nila may paparating? Kami nga lang kasi yung nagbablog. Kailan kaya marerealize ng La Carmela de Boracay na ang dami nilang guests, na sa sobrang dami nilang guests, hindi na nila napapagserban ng maayos. So, yung customer service kasi yung kulang. Or should I say, kailan kaya natin mga guests marerealize na hindi talaga maganda yung customer service dito sa May La Carmela de Boracay? The fact na lagi silang
sold out, ibig sabihin, ang dami talaga nag-i-stay dito. Well, ayan lang yung opinion namin. Kanya-kanya naman tayong opinion. So, hindi nito masisira yung the whole experience namin dito sa Boracay. So, dito lang yung sa may particular hotel na yun. So, again, maraming salamat po sa panonood ninyo. And magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Boracay Travel Vlogs. Bye, everyone!